Marisol, sa anong mga posisyon ang tatakbuhan itong sina Carlo Nograles at Attorney Meads Nograles? Yes, alam si dating Commission on Civil Service Commission Carlo Nograles ang makakatunggali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mayoralty race sa Davao City, habang ang kapatid nito na si Attorney Meads Nograles naman ay tatakbong Congresswoman ng 1st District. Bandang alas 9 ng umaga nang dumating ang mga Nograles dito sa tanggapan ng COMELEC Davao. Unang naghain ang kanyang kandidatura si Attorney Meads Nograles bilang Congresswoman ng unang distrito. Mahigpit na mga kalaban niya sa posisyon ay si Congressman Paulo Pulong Duterte. Sumunod ay si Carlo Nograles upang maghain naman ang kanyang kandidatura sa pagiging alkalde sa lungsod. Ayon kay Nograles, ito ang naging dahilan kaya nagpasya siyang magbitiw bilang chairperson ng Civil Service Commission. Yes, I filed my certificate of candidacy para makahatag kita with choice sa Davao. Bagaman malakas ang kanyang kalaban, marami aniyang nagkumbinsi sa kanya para tumakbo. Kabilang sa kanyang plataporma ay ang pagsasaayos ng drainage system ng Davao na matagal na aniyang problema ng lungsod. Dagdag nito, kailangan ng malaking budget para sa pagsasaayos ng drainage system na kaya kailangan ng suporta mula sa nasyonal. Ela, sa kabuuan, aabot na sa 81 ang nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa COMELEC Office sa Magsaysay Park. Balik sa iyo, Ela. Marisol, may mga umuugong na balita na nag-withdraw na ng kanyang kandidatura dyan sa Davao si dating Pangulong Duterte para tumakbo umano sa national position. May nakuha ba kayong impormasyon ukol dito? Ela, nakausap natin sa attorney Shajani Ibrahim, COMELEC officer dito sa COMELEC office ng Davao. Aniya, wala pang confirmation dahil wala pang pa-file ng withdrawal sa kanilang tangkapan. Ela. Alright, maraming salamat, Marisol Montaño.